Champion sa loob ng ring at champion sa sarili niyang buhay. Pero kaya ba maging champion ni Manny Pacquiao sa pagkapangulo? Marami ng matinding labang hinarap ang People's Champ. Pero kakayanin ba niya ang bigat ng problema ng Pilipinas sakaling siya'y manalo? Kaya ba niyang man-knockout ang kanyang mga katunggali? Anong klaseng leader ang maaasahan ng Pilipino sakaling manalo si Manny Pacquiao? Senator, isa po kayong bayani sa kwento ng buhay niyo. Winner po kayo sa loob ng boxing ring. Pero ilang linggo na po, matatapos na ang eleksyon. Botohan na po. Paano niyo po maipapanalo ang laban na ito gayong sa mga survey na lumalabas? Pumapangatlo o pumapangapat po kayo? Ako hindi ako nababahala sa survey kasi 2,400 lang ang tinatanong niyan. At hindi pa natatanong yung mga kasama ko kung saan ako nanggaling, yung DE class. Alalahanin natin ang DE class sa ating bansa ay nasa 46 to 48 million. Ang D class nasa mga 9 to 10 million. So the rest, ano na siya, EBC na ang naghahati-hati. So naniniwala ako na kakampi ko ang DE class at pag tuwing bumababa ako nakikita ko at nararamdaman ko sa kanilang reaction yung suporta na ibinibigay nila sa akin. May posibilidad ba o napag-usapan nyo na baka kayo'y mag-withdraw, umatras o mag-concede? Hindi ako mag-withdraw. Wala sa isipan ko yung mag-withdraw na yan dahil ipinaglalaban ko ang mga mahihirap na tao. Kung mag-withdraw ako, sino pang lalaban, makikipaglaban para sa kanila. Ang sa akin lang naman ay alam ko na nandyan sila, nakasuporta sa akin. At itong pinaglalaban ko, itong pagtakbo ko, hindi ito para sa sarili ko, kundi para sa kanila. Alright, Senator, kapag kayo po ay palarin at manalo, ano ang una niyong executive order? Ang sa akin ay yung pag-focus natin sa pagpapalakas ng ating ekonomiya. At lalakas lang ang ating ekonomiya kung supuin natin yung corruption. Kasi that's impossible talaga na magkaroon tayo ng strong economy kung nandyan yung mga magnanakaw dyan sa gobyerno. Pero what's the first executive order in detail? Ano pong nilalaman nun? Ang nilalaman nun is building the mega prison. That's your first executive order? First executive order. Second, yung pagbibigay ng trabaho sa milyon-milyon mga Pilipino. Yun ang importante. Trabaho at tahanan sa ating mga kababayan. Okay, madali pong sabihin, pero eto po, your first 100 days in office, yan po ang unang tatlong buwan. Ano pong prioridad ninyo? Ang prioridad natin ay sa maglaan ng pundo ang ating gobyerno para pautangin ang ating palakasin natin yung micro, small, medium enterprises. Dahil alalahanin natin sa bansa natin, 99.9% is MSMEs. Yung 1%, ano na yun eh, mga mayayaman. At sa tingin ko, pag pinalakas natin yon, hindi lamang 100,000 Pilipino ang mabigyan, kundi milyong mga Pilipino ang mabigyan ng trabaho. At higit sa lahat, maglalaan kaagad tayo ng pundo para i-implement yung pabahay program natin. Maglaan-laan tayo ng 400 billion a year in 3 years. That's 1.2 trillion. At siguro in 3 years naman, mabigyan ko na sila ng sariling tahanan at hanap buhay. Kung ito po ang paninindigan ninyo, bakit po sa halos 30 batas na inyo na pong naisulat, wala namang kinalaman doon ang trabaho, ang housing? Nabasa ko po sa inyong website ang mga batas na ito. Wala kayong ginawa po related to any of these issues. Ang pinusulong ko kasi ko po kasi trabaho ng executive. Executive works. So, itong sinasabi ko, siyempre, ang ina-apply natin, presidente. So, pag nandyan ako, yan yung gagawin ko. Kasi talagang yan ang trabaho ng executive. Ako, legislator lang ako. Kung batas ang pag-uusapan mo, alam mo, sinay ko kung ilang batas na ang na-approve dito sa Pilipinas? 5,000, more than 5,000 laws. Nandyan lang yan. Hindi nagagamit. Nagkontra-kontra na nga lahat ng mga batas natin eh. Bilang isang senador, anong batas would you say yung pinaka-proud ka? Pinaka-proud ako yung hindi na magpataw ng yung nag-file ako ng tobacco tax increase tsaka yung alcohol.
yun ang proud ako dahil hindi na tayo doon nagtaas ng taxes doon sa basic commodities. Kasi magmahal lahat ng bilhin, di lalong hindi makakain yung mga tao. No, sinasabi niyo po, pinanindigan niyo ang sin taxes. Yes, yun. Pinanindigan ko. Dahil ano bang pipiliin natin? Tanong lang yan eh. Anong gusto mo? Sa basic commodities tayo magtataas ng taxes? Or doon sa tobacco or in alcohol? Now, hanggang ngayon, ang tanong pa rin ng marami ay, mabait si Manny Pacquiao, ang puso niya na sa tamang lugar, pero may kakayanan ba siya? Alam niyo naman po, you're being discriminated dahil doon. Ano pong sagot niyo doon, sir? Ang akin, kasi wala silang mahanap sa akin, hindi nila pwedeng sabihin si Manny Pacquiao magnanakaw. Hindi nila pwedeng sabihin si Manny Pacquiao babaero, lasinggero, sugarol. Hindi lang pwedeng, wala silang maisira sa akin, kundi itanim sa taong bayan na si Manny Pacquiao walang kakayahan. Kung wala akong kakayahan, hindi ko ma-explain yung mga plano ko para sa bansa natin na magaganda. Paano natin palakasin yung ekonomiya natin? Paano tayo makapagbigay ng trabaho sa milyong-milyong mga Pilipino? Paano natin maiahon sa kahirapan ang bansa natin? Senator, pakiramdam niyo po ba ini-small kayo ng mga kalaban mo? Sinasabi mag-aral ka daw muna, may nagsasabi mababaw ang kaalaman. Does it bother you at all? How do you handle that? No, kasi alam ko yung ginagawa ko. Mababaw ang kaalaman ko dahil hindi ako nagnanakaw. Hindi naman ako nagnanakaw kaya hindi malalim ko ang pagkaalaman ko sa pagnanakaw. So yun namang sinasabi mo na minamaliit ako, talagang nasanay na ako niyan, yung pagmamaliit nila sa akin dahil buhat nung umpisa ako sa karir ko, sa boxing ko, nag-a-apply ako dyan sa Philippine team para maging Philippine team ako. 2 taon, natutulog pa ako sa gilid ng Coliseum dyan, sa gymnasium, sa Aquino Stadium, para mag-apply lang maging Philippine team, pero hindi ako nakuha. Sinabihan pa ako, umuwi ka lang doon sa probinsya, wala kang pag-asa sa boxing. Sinasabi ko, mahina ka, hindi ka marunong. Sinasabi sa akin, nagpursige ako, pinakita ko sa kanila na nakaya ko. Kaya napilitan ako mag-professional. Ayan, umangat ako sa buhay. Nakausap ko pa yung nagsabi sa akin. Siguro mga 3 years ago. Nagkita kami, nakausap ko. Sinabi ko sa kanya, wala akong pag-asa, no? O di napapahiya siya dahil yung nagawa ko sa boxing, beyond of our own imagination, na-break ko yung record ng boxing history. So, ibig sabihin, ayan ang sinasabi ko na masyado tayo nakatingin sa cover. Hindi natin alam yung nilalaman. Ang ibig ko sabihin, masyado akong hinuhusgahan, pero hindi nyo alam yung laman ng puso ko kung paano ako ka-agresibo na lalong-lalo na yung goal ko na ipakulong yung mga kawatan. Mark my word. Pag ako naging pangulo, this is a history. This is another history of this country na for the first time, hindi lang sisikat ang Pilipino, kundi maging marka ang bansang Pilipinas sa buong mundo sa gagawin ko against corruption, anti-corruption. Ang pananampalataya mo, Manny, ay malaking bahagi ng pagkatao mo at ng buhay mo. Ang tanong ngayon, malaki ba ang papel nito sa pagdidesisyon mo kapag kayo po ay naging pangulo? Pag-usapan natin ang COVID. Paano nyo ilalabas ang Pilipinas sa COVID? We are now in a post-COVID era. Paano nyo palalaguin ang ekonomiya? Para palaguin natin yung ekonomiya natin, katulad ng sinabi ko, na maglalaan ng pundo ang ating gobyerno. Maglaan ang pundo para pautangin yung micro, small, medium enterprises natin. Dahil 99%, sinabi ko kanina, 99% yan. Pag pinautang mo yan sila na almost zero interest, makapag-start sila ng business nila, makapagbigay ng trabaho sa milyon-milyon mga Pilipino. Ang plano ko talaga is, dito sa bansa natin, kailangan ang trabaho maghanap ng tao, hindi ang tao maghanap ng trabaho. Gusto ko yun para pag dumating yung time na yon, ang tao pwede mag-double job, pwede magtrabaho sa araw at saka sa gabi. Nasaan po ba kayo nitong panahon ng COVID? Ano po ang ginawa ni Senator Manny Pacquiao in the last 2 years
para matulungan, maibsan ang kahirapan ng tao nung panahon ng COVID? Alam mo, pagputok ng COVID, ako ang pinakaunang lumabas. Pinakaunang lumabas, may record naman talaga yan. May namigay ako ng mask, naglumabas ako sa krami, sa mga transportation. May mga ano na, nag-donate ako ng mga bus, lahat, para makatulong sa transportation. Eh, walang biyahe. Tapos mask. Ang na-donate natin is nasa mga 2 billion. 2 billion? Mga 2 billion, more or less 2 billion. Oh. Palagay niyo pa, Senator, ini-small kayo dito na hindi natatandaan na ito ginawa niyo? Ay, I'm sure hindi siguro alam ng taong bayan yan. Yung mga tumatakbo dyan, nasaan ba sila nung pandemya? Nasaan ba sila? Ano, magkano ba na natulong nila? Ano bang na-embag nila? Ako, ang dami kong naitulong, hindi ko na patawarin ako ng Panginoon kung kinukwenta ko yung nagawa ko. Pero since election ito, hahanapan ka ng accomplishment and sinasabi ko yung nagawa ko. Platform niyo po, labanan ng korupsyon. Maraming kandidato nagsasabi nun. Sinabi niyo, ipakukulong niyo ang mga korupt na opisyal ng administrasyong ito. Sino-sino? Alam mo, hindi lamang sa administrasyon ito. Kasi ang gagawin ko, mag-iimbestiga ako backward. Backward. Lahat yan, kasi lilinisin ko talaga. Kung sa matagal na panahon, alam sa totoo lang, kung sa matagal na panahon, nakalusot sila dito sa laging against corruption. Pag ako nabigyan ng pagkakataon, lumaya sila sa Pilipinas kung may ginawa silang kababalaghan dito or pupunta talaga sila sa kulungan. Senator, pinirmahan niyo ang Senate Blue Ribbon Committee report laban sa formally na nagsasabing ang Pangulong Duterte ang umano'y mastermind ng lahat ng ito. Pinirmahan niyo po yun. Kapag nanalo kayo, itutulak niyo ba na makasuhan si Pangulong Duterte? Ang sa akin doon is parang negligence of duty, yung dinidipinsahan pa niya yung, hindi ko sinasabing kasama siya doon, pero dinidipinsahan niya yung mga tao niya na nagnanakaw, kahit na hindi niya alam yung totoo. So, yun yung, at na makita mo yung ebidensya, saan ka ba naman makakita na sabihin, kahit sinong tao sabihin sa'yo na, ay, natulog ako, pagising ko sa umaga, may sasakyan na dyan sa parking ko. Kung sinong, kahit simpleng tao, kahit yung tao na walang pinag-aralan, hindi maniniwala, di ba? So, ganyan yung, binibigay ko